Ecclesiasticus chapter 14. Mapalad ang tao na hindi nadulas sa kanyang bibig at hindi natusok ng karamihan ng mga kasalanan. Mapalad siya na hindi hinatulan ng kanyang konsensya at hindi nahulog mula sa kanyang pag-asa sa Panginoon. Ang kayamanan ay hindi karapat-dapat sa isang madamot na tao. At ano ang gagawin ng taong maingkitin sa salapi? Siya na nag-iipon sa pamamagitan ng pagdaraya sa kanyang sariling kaluluwa ay nag-iipon para sa iba, na gumugugol ng kanyang mga pag-aari na may kaguluhan. Siya na masama sa kanyang sarili, kanino siya magiging mabuti? Hindi siya masisiyahan sa kanyang mga pag-aari. Walang mas masahol pa kaysa sa naiinggit sa kanyang sarili, at ito ay kabayaran ng kanyang kasamaan. At kung gagawa siya ng mabuti, ginagawa niya ito ng hindi sinasadya, at sa wakas ay ipahahayag niya ang kanyang kasamaan. Ang taong maingitin ay may masamang mata. Kanyang itinatalikod ang kanyang mukha at hinahamak ang mga tao. Ang mata ng taong sakim ay hindi nasisiyahan sa kanyang bahagi, at ang kasamaan ng masama ay tumutuyo sa kanyang kaluluwa. Ang masamang mata ay naninibugho sa kanyang tinapay at siya'y madamot sa kanyang hapag. Anak ko, ayon sa iyong kakayahan ay gumawa ka ng mabuti sa iyong sarili at ibigay mo sa Panginoon ang kanyang nararapat na handog. Alalahanin mo na ang kamatayan ay hindi magtatagal at ang tipan sa libingan ay hindi ipapakita sa iyo. Gumawa ka ng mabuti sa iyong kaibigan bago ka mamatay at ayon sa iyong kakayahan ay iunat mo ang iyong kamay at magbigay sa kanya. Huwag mong dayain ang iyong sarili sa mabuting araw at huwag mong hayaang malampasan ka ng bahagi ng mabuting naisin. Hindi mo ba iiwan ang iyong mga paghihirap sa iba at ang iyong mga pinaghirapan ay hahatiin sa pamamagitan ng palabunutan? Magbigay at kumuha at pakabanalin ang iyong kaluluwa sapagkat walang naghahanap ng kasarapan sa libingan. Lahat ng laman ay naluma na parang damit sapagkat ang tipan sa simula ay ikaw ay mamamatay sa kamatayan. Gaya ng mga berdeng dahon sa makapal na puno, ang iba ay nalalagas at ang iba ay tumutubo. Gayon din ang lahi ng laman at dugo. Ang isa ay nagwawakas at ang isa ay ipinanganak. Bawat gawa ay nabubulok at natutunaw, at ang manggagawa niyaon ay hahayo. Mapalad ang tao na nagbubulay-bulay ng mabubuting bagay sa karunungan, at nangangatwiran ng mga banal na bagay sa pamamagitan ng kanyang pagkaunawa. Siyang nag-iisip ng kanyang mga lakad sa kanyang puso ay magkakaroon din ng unawa sa kanyang mga lihim. Sumunod ka sa kanya na parang sumusubaybay at maghintay ka sa kanyang mga daan. Siya na nanunuri sa kanyang mga dungawan ay makikinig din sa kanyang mga pintuan. Siyang nanunuluyan malapit sa kanyang bahay ay maglalagay din ng isang palawit sa kanyang mga pader. At siya ay magtatayo ng kanyang tolda malapit sa kanya at maninirahan sa isang tuluyan na kinaroroonan ng mabubuting bagay. Kanyang ilalagay ang kanyang mga anak sa ilalim ng kanyang kandungan at tatahan sa ilalim ng kanyang mga sanga. Sa pamamagitan niya ay matatakpan siya sa init. Sa kanyang kaluwalhatian ay tatahan siya.